Hello mga brothers, sis, good morning. For this vlog, I'm gonna show you how to check and adjust suction exhaust clearance of generator. And let's go! Hello mga brothers, sis, I'm Webron, at ako yung makinistang siman. And welcome to my channel. Yeah! Una sa lahat, basahin natin yung manual para mag-conduct ng tappet clearance o mag-check, mag-adjust ng suction exhaust clearances ng generator. Meron akong ginuhit dito mga brad, konting demonstration lang para malaman natin yung movement ng mga moving parts natin. Pangalanan muna natin yung mga moving parts natin mga brad bago natin sila pagalawin. At kapag umikot na yung flywheel mga brad at dahil sa timing gear, sasama iikot yung camshaft natin. At pag umikot na yung camshaft natin mga brad, iikot din yung cam nose. At kapag umikot na yung cam nose at tumukod sa swing arm, itutulak niya yung push rod at itutulak ng push rod ang rocker arm. At kapag natulak na ng push rod yung rocker arm, tutukuran niya yung valve bridge natin mga brad. At yung valve bridge ang tutulak o tutuko din sa mga valve natin, suction at saka exhaust valve. For example, suction air. Papasok yung hangin at bubukas yung valve natin na intake or suction valve, papasok na yung hangin papunta sa cylinder liner natin mga brad, sa loob. At pag umikot na din yung camshaft natin mga brad, iikot din yung cam nose natin mga brad at malilibre na naman yung push rod sa swing arm. At itutulak ng spring pabalik yung mga valves natin na intake and exhaust valve natin, pasara. Ibig sabihin, libre na yung push rod natin. Hindi na nakatukod yung cam nose natin mga brad. At pwede na natin insert yung feeler gauge at pwede natin umpisan mag-conduct ng tappet clearance, mag-check ng suction and exhaust clearances. Tara mga brad, umpisahan na natin. Buksan natin yung indicator cock cylinder 1 to 6. Ikutin na din natin yung flywheel mga brad at naset na din natin yung cylinder number 3 and 4 to top dead center, yung running mate. At tingnan natin sa dalawa, cylinder 3 and 4, kung sino sa kanila ang compression process para matapit at ma-check na natin yung suction exhaust clearance sa pamamagitan sa pagtingin natin sa push rod. At kapag nagalaw o umikot yung push rod mga brad, ibig sabihin yun yung itapit natin, yun yung i-check or i-adjust natin na suction exhaust clearance mga brad. At yung push rod na hindi gumagalaw or nakatukod mga brad, huwag mo na itapit or huwag mo nang galawin kasi mag-overlap ka na. At ngayon tingnan natin kung ano nangyari sa camshaft natin mga brad. Double check din natin yung cam nose kung nakatukod ba siya sa swing arm. Sa 4, libre naman siya kaya nagagalaw natin yung push rod paikot. Sa 3, medyo nakatukod siya kaya hindi natin magalaw yung push rod sa 3. So ibig sabihin ang cylinder number 4 natin nasa compression process. For more information, meron akong ginawa na vlog, generator deflection, pwede panoorin yung mga brad and daghang salamat! Tara magtapit na tayo mga brad, umpisa natin sa pagluwang ng lock nut ng rocker arm at saka valve guard. At lagi natin tandaan sa pagtapit natin mga brad, ang right side exhaust side, ang left side is suction side or intake side. Luwagan din natin yung adjusting screw ng rocker arm at saka valve guard. Hawakan at idiin mo yung valve bridge or yung valve guard natin mga brad at dahan-dahan mong i-adjust yung adjusting screw ng valve bridge or valve guard to zero point or saktong higpit lang. At ihigpitan mo rin yung lock nut para hindi nagagalaw yung adjusting screw ng valve guard o valve bridge natin mga brad. Reminder lang mga brad, huwag masyadong higpitan yung adjusting screw natin sa valve guard o sa valve bridge. Kasi nga, itutulak niya na yung spring, mag-overlap na din tayo mga brad. At siguraduhin mo yung lock nut natin mga brad na higpitan ng maayos.
At kapag na-secure na natin yung lock nut ng valve guard o valve bridge natin mga brad, adjustin na natin yung adjusting screw ng rocker arm at i-insert na natin yung filler gauge. Remember, nandito tayo sa right side. So exhaust side yung ipapasok natin na filler gauge, which is 0.6 mm. At kapag na-insert na natin yung filler gauge na exhaust side natin mga brad, dahan-dahan din natin adjustin yung adjusting screw ng rocker arm natin. Dahan-dahan lang ang pag-adjust at huwag mong tukuran mga brad yung adjusting screw ng rocker arm natin. Dapat tama-tama lang yung paghigpit natin sa adjusting screw natin mga brad. Yung tamang higpit lang, yung madali lang natin makuha yung filler gauge natin. Tapos na natin natapit or na-check yung clearance ng exhaust side natin mga brad, punta naman tayo sa suction or intake side, which is nasa left side lang siya mga brad. Gawin natin ulit yung proseso sa ginawa natin sa exhaust side, sa intake or suction side. Luwagan natin yung lock nut ng valve bridge or valve guard at saka yung lock nut ng rocker arm. Luwagan din natin yung adjusting screw ng valve bridge or valve guard at saka yung adjusting screw ng rocker arm. At hawakan natin yung valve bridge o valve guard at dahan-dahan natin idiin at dahan-dahan din natin i-adjust yung adjusting screw to zero point. Ang tamang higpit lang para naman hindi matulak yung spring niya. At dahan-dahan din natin higpitan yung lock nut niya para secured, hindi nagagalaw yung adjusting screw ng valve bridge o valve guard natin mga brad. Kapag na-secure na natin yung adjusting screw sa lock nut ng valve bridge o valve guard mga brad, dahan-dahan na din natin i-insert yung filler gauge ng suction or intake side, which is 0.3 mm. At
kung napapansin nyo mga brad, habang ina-adjust o hinihigpitan ko yung adjusting screw ng rocker arm mga brad, ginagalaw ko yung feeler gauge, pati na din yung push rod. Iniikot ko rin sa kadahilanan para naman hindi tayo mag-overlap. Hindi masobrahan yung higpit natin. Tamang-tama lang na madali natin makuha yung feeler gauge natin mga brad. Pagkatapos natin natapit na check na adjust yung clearance ng suction at saka exhaust side, double check pa rin natin mga brad. Insert natin ulit yung feeler gauge. Tingnan natin kung madali lang matanggal o malambot lang matanggal yung feeler gauge natin, both suction and exhaust clearances. Madodouble check mo rin yung generator natin mga brad kasi may nameplate siya sa firing order at saka suction and exhaust clearances natin mga brad. At pagkatapos natin mag-conduct ng maintenance sa generator, pull out ng piston, cylinder head ng generator, pinalitan ko na din yung fuel injection valve natin mga brad, nag-change oil na din ako, at linisan din natin yung lube oil auto backwash filter, lube oil bypass filter, FO duplex filter, palitan din natin mga filter ng dynamo at turbocharger. At pagkatapos nagtapit tayo, chinek natin yung intake and exhaust clearances at patakbuhin natin ng isang oras yung generator natin. Cover your ears mga brad, air blow tayo. Ikutan natin yung generator natin, yung bypass filter, yung auto backwash filter gumagana, at syempre yung langis natin. Tingnan natin, double check natin sa pamamagitan ng deep gauge natin. An hour later. Stop. Enter. Okay naman lahat-lahat ng parameters ng generator natin mga brad sa loob ng isang oras. At pagkatapos natin mag-run test ng isang oras, mag-crankcase inspection tayo mga brad. Tingnan natin yung connecting rod bolt natin kung gumalaw o lumuwang. At mag-tapit clearance na din tayo, i-check din natin yung suction and exhaust clearances natin. At habang nag-check tayo at nag-crankcase inspection tayo, pinalinis ko na sa partner ko yung lube oil auto backwash filter natin at saka lube oil bypass filter natin. At yun yung mga brad, this is pag-check at saka pag-adjust natin sa suction and exhaust clearance ng generator or pagkuha natin ng tapit clearance ng generator. At kung may natutunan kayo sa vlog na to or kung nagustuhan nyo tong vlog na to, give me a thumbs up. And sa susunod na vlog natin mga brad, mag-overhaul na tayo ng fuel injection pump. I hope na sundan nyo tong mga vlog natin mga brad ha. And don't forget to like, comment, subscribe to my channel. Hit na din notification bell para ng update in case sa mga vlogs, videos na upload natin sa channel na to. Follow na din yung Facebook page natin, Makinistang Siman. Walang pilitan to mga brad. Pakishare lang din ng vlog natin. And hanggang salamat!